Welcome to my shop. Our lesson for today is about how to make your own hologram using our Microsoft PowerPoint. So first step, we will go to our start button. I-click lang po natin ito at hanapin natin yung ating Microsoft PowerPoint. Yan po, left click. And then, piliin po natin itong blank presentation. After po nyan, dito po, may makita kayong text box. So, pwede nyo na po hindi yan i-delete, kundi dito po tayo pupunta sa home and then i-click po natin yung layout. And then, piliin natin ang blank presentation. So, nawala na po yung ating dalawang text box. Second step, we will go to insert and then hahanapin po natin yung ating video na ginawa. So, click and then video on my PC. After po niya, nahanapin natin yung video kung saan nakasave. Sa akin po, nakasave sa desktop. Click lang po natin. And then, iselect natin yung video na yon. So, I select this one and then insert. Ayan po. After po natin ma-insert dito, i-crop naman po natin siya. Dapat po, ang makita lang is yung ating face. Ayan po. We crop. Ayan. Pag okay na po, pwede na po yan. And then, let us resize the video. Next naman po, ay gagawin natin yung ating background. So, right click, and then we go to format background. Ayan po. Dito po, makakakita kayo ng solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill, hide background graphic. So, ang pipiliin natin yung ating solid fill. Dito po, and then dito sa fill color is color black. Select po natin yan. So, ayan na po yung ating magiging background. So, next naman po, aayusin natin yung kulay ng ating video. So, we click natin yung video and then we go to format and corrections. Dito po sa corrections, dito po natin makita yung brightness and contrast. So, aayusin po natin. So, depende po sa inyo kung ano ang inyong pipiliin. Ayan, halimbawa po ito yung aking pinili. And then, i-resize lang po natin. Ayan. After po nyan, i-close natin itong format background. And then, we go to the insert again. And then, shapes. And then, nahanapin natin yung cross or the multiply equation shapes. So, ito po yun. And then, ayan. Idadrag lang po natin. Adjust po natin. Dapat po, maging square yung kanyang itsura dito. Yan po, pantay po. So, adjust lang po natin. And then, pag okay na po, dito naman po tayo sa kanyang width and height. Dito muna po tayo sa height. Gawin po natin itong 26 lang. And then yung ating width is also 26. Ayan po. So, next one po, yung alignment nila. So, dito po, we go to format and then align center. After po nyan, align middle. Pag okay na po, may kita nyo po ito. Ating pong itong paninipisin yung ating multiply shape.
So, ayan po. Go yung ating mouse. Dadrag lang po natin yan. And then, papunta sa right. Para po ito ay numipis. Numipis. Ayan. Pag okay na po, so kung sa tingin nyo po okay na po, we go naman to our video. So, itataas lang po natin ito. And then, ating pong iduplicate. So, control D. And then, ilalagay natin dito sa kabilang side. And, ayusin po natin. Ayan. Next naman po, duplicate again. Yan po, duplicate ulit natin yung video. And then, lagay natin dito. So, rotate natin. Ayan po, i-rotate lang natin. And then, duplicate again. Dito naman po yung isa. And then, rotate. Ayan. So, ayan po. Magkakatabi na sila. After po nyan, pwede na natin i-delete yung ating ginawang line kanina. Yung multiply shape. Ayan. Pag naburap na po natin yan, dito naman po tayo sa ating animation. So, click lang po natin silang apat. Control. I-press natin yung control and then i-click natin yung bawat video. Ayan po. Ang next naman po, we go to animations. And then, piliin po natin yung play. Ayan po. Pag napili naman natin yan, ayan. So, next naman po is, i-click ulit natin yung bawat video. Press natin yung control. Ayan naman. Dito tayo sa add animation. And then, piliin natin yung zoom. Ayan po. Next naman po, ayusin na natin yung pagkakasunod-sunod nila. So, we go to animation pane. Left click and then po ito, may makikita po kayong number sa right side. Ito po yung 1 and 2. Itong 2, ilalagay po natin dito sa 1. So, i-press natin yung control. Yan po. Ayan po, and then ililipat natin sa number 1. Ayan. So, titingnan na po natin yung ating ginawa. Punta po tayo sa ating preview. So, yan po, diba? So, dito po, papalitan natin yung ating animation. Dito po tayo pupunta. Yung start niya is with previous. Ito naman din po, papalitan natin ito ng with previous also. Ayan. So, i-preview po ulit natin. So, next naman po is
pwede naman natin i-mute yung ating ibang video. So, i-click lang po natin and then, ayan, yung sound po, bababaan natin. Ayan po. And then, kung ito rin po, gusto nyong i-mute. Ayan. So, pag pin-review po ulit natin siya, ayan po. Welcome to my channel. Our lesson today is about PowerPoint. Enjoy! So, ayan po, diba? Nakita nyo po. Paano natin i-save? So, we go to the file. And then, we go to export. Click lang po natin. And then, dito po, create a video. Dito po, makita nyo, presentation quality. Yan po. And then, create video. So, hintayin po natin siyang maging okay. So, ang file na yung nagagamitin natin is hologram presentation. Ayan po, and then, save. Kapag na-save na natin siya, magiging MP4 na po siya. Welcome to my channel.